Ilang araw bago ang Pasko, umarangkada na ang inspeksyon ng Land Transportation Office sa mga transport terminal. Ang detalye, ihahatid live ni Russell Simorio. Russell? Chris, aka-alerto na ang LTO, LTFRB at PNP sa mga transport terminal. Ang kanilang target ay ligtas sa biyahe para sa mga mananakay na magsisiuwian sa mga probinsya ngayong magpapasko. Nagsimula na ang inspeksyon ng mga kawaninang Land Transportation Office sa mga transport terminal ngayong magpapasko. Kasunod ito ng direktiba ng LTO Central Office sa mas mahigpit na inspeksyon sa mga bus terminal dahil sa dagsa ng mga pasahero ngayong Yuletide season. We'll be implementing the preventive type of enforcement wherein magkakaroon tayo ng mga roadside inspections and terminal inspections to ensure na lahat po ng gumagamit ng ating kakalsadan ay roadworthy. Mahigpit na rin ang roadside inspection ng ahensya. Nitong Nobyembre, umabot sa 20 operator ng Colorum na PUV sa Region 1 ang pinagmulta. Aabot sa 200,000 pesos hanggang 1 milyong piso ang multa sa mga nagmamay-ari ng mga Colorum na van at bus. Actually, ang tututukan po natin ay yung mga unregistered and Colorum motor vehicles. Kasi alam mo, kapag meron tayong operasyon laban sa mga Colorum, ay nakikinabang po ang mga motorista natin na nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno. Samantala, tiniyak ng PNP ang mas maigting na police visibility sa mga transport terminal, paliparan at pantalan ngayong Yuletide season. Palalakasin natin yung security doon sa mga terminal. Kinausap na rin natin yung mga security management, pati yung mga force multipliers natin, including yung mga security guards, para doon pa lamang sa terminal ay ma-check na yung mga taong sumasakay sa mga buses natin, pati yung kanilang mga bagahe. Nauna nang inihayag ng mga may-ari ng bus company na sapat ang bilang ng babiyahing bus sa mga probinsya sa bisa ng special permit na inisyo ng LTFRB. Chris, mula December 23 hanggang January 3, 2024, ang effectivity ng special permit na inisyo ng LTFRB sa mga bus company. Ibig sabihin, sa mga panahon na yan, ay asahan pa yung mas maraming mga bus unit na babiyahe. Samantala, nagpatupad naman ang malawakang tigil pasada at kilos protesta ang ilang choppers sa bansa ngayong araw. Yan ay sa patuloy nilang panawagan na nga pagtutol sa pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney operator. Pero kung dito sa Region 1 ang tatanungin, partikular na sa Pangasinan, ay walang mga chopper ang sumama sa tigil pasada, lalo't sayang daw yung kikitain nila sa maghapong pamamasada. Sa Central Luzon naman, hindi rin sumama sa tigil pasada ang mga chopper. Kaya kung may mga chopper na huminto o tumigil sa pamamasada ngayong araw, yan ay dahil day off nila o coding nila. Yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio.